Kamusta mga brad? We are the Highleapers and welcome to another video. Isang malaking pagkakataon para kay Kai ang makalaro para sa bayan. At ang laro laban sa Korea ay maituturing na crucial game para sa Gilas. Dahil alam naman natin na ilang beses na tayong pinaiyak ng Korea. At ang pinakamasaklap noong 2002 sa Busan. At isa pa lang ang sagot natin noong panahon ni Chot Reyes. Ating balikan ang throwback. Kumukuha ako ng rebound. Na-timingan ko naman na nakuha yung bola. And then hindi na ako nagdalang isip na talagang i-shoot ko na. Are we 26 seconds away para mabura na ang pag-uwi sa Korea? Castro, big hit! Finish it! Nag-release na ng 12-man roster ang Korea para sa third and final window. Meron silang 5 holdovers kasama si Ricardo Ratliff, aka Guna Ra sa kanyang Korean name, at ang 18 years old na si Yeo Jun-seok. Ngayon ay pwede na nating sabihin na level ang playing field dahil nasa neutral country. At halos break-even lang pagdating sa matchup. Ang Korea ay may 6'8 na dating U16 at posibleng lumaki na ito sa 6'10. Nakatulad ni Kai ay tatanggap ng baptism of fire sa men's national team. Siya si Yeo Jun-seok ang nag-MVP sa NBA Basketball Without Borders sa Asia. Si Yeo ay may average na 16.2 points, 6.2 rebounds at 0.8 assists. Si Kai naman ay may average sa kanyang stint sa U18 na 14.4 points, 10.1 rebounds at 1.1 assists. Sa panig naman ng naturalize, si Ratliff ay huling naglaro sa FIBA World Cup ay may average na 26.7 points, 12.5 rebounds at 1.8 assists. Si Kai ay kailangan maglaro as modern big man, which is more on outside shots, sa high post at sa 3 points. At samahan pa ng pick and roll para mailabas niya si Ratliff sa shaded lane and to space the floor at makapenetrate ang mga guards ng Gilas. Napaka-importanteng laro ito para kay Kai. Dahil ganito ang laro ng mga big man sa international at maging sa NBA. At ito ang tinitingnan ng mga NBA scout kung nasa ganitong level na nga si Kai. Once again, this is Highleapers saying thank you for your time and God bless.